Dummy like a Hellcat. Mga tropa, ang video na to ay tungkol sa limang royal blood na mas pinili ang true love kaysa sa posisyon at kayamanan. Ang mga royal blood family ay kilala bilang mga mayayaman at nakatira sa palasyo. Kaya naman, ang inaasawa lamang nila ang kapwa royal blood o mga kamag-anak din nila. Sa videong ito ay ating pag-uusapan ang limang royal blood na hindi nag-asawa ng kanilang kalahi o hindi royal blood. Kaya kung ikaw ay interesado, ay hinihikayat kita na tapusin ang video na to. At kung ikaw naman ay bago pa lamang sa aking channel, ay hinihikayat din kita na mag-subscribe at i-click ang notification bell. Tropa, simulan na nga natin. Number 5, Prince Carl Philip, Duke of Värmland. Si Prince Carl Philip ay pinanganak noong May 13, 1979 sa Stockholm Palace sa Sweden. Siya ang nag-iisang anak na lalaki at pangatlo sa mga anak ni King Carl Gustaf XVI at Queen Silvia. Simula noong 2010 ay ipinagbigay alam ng Royal Court spokesperson na mayroong relasyon si Prince Carl Philip at Sofia Helkvist, na isang glamour model at reality TV contestant. At noong June 27, 2014, sinabi ng palasyo na engaged na ang magkasintahan. At sa pagsapit naman ng June 13, 2015, kinasal sila sa Stockholm's Royal Palace Chapel. Libo-libong tao ang dumalo sa kasalan. At sa pagtapos nga nito ay naging ganap na princess si Princess Sofia Helkvist. Ayon sa kanya ay welcome na welcome naman siya sa royal family at biniyayaan sila ng dalawang anak na lalaki. Una si Prince Alexander, Duke of Södermanland, at pangalawa si Prince Gabriel, Duke of Dalarna. Ngunit noong October 7, 2012, ang hari ay naglabas ng statement na tanggalin ang royal blood status ng dalawang anak ni Prince Carl Philip at Princess Sofia Helkvist. At ito ang komento ng mag-asawa. Ngayon ang kanilang mga anak na lalaki ay magkakaroon na ng higit na kalayaan sa pagpili ng kanilang hinaharap. Number 4, Prince Harry, Duke of Sussex. Si Prince Harry ay ipinanganak noong September 15, 1984 sa St. Mary's Hospital, London. At siya ang pangalawang anak ni Charles, Prince of Wales, at Diana, Princess of Wales. Nakilala ni Prince Harry si Meghan Markle sa isang Canadian-American legal drama television series. Pareha silang artista sa Amerika. Ang kanilang relasyon ay nagsimula noong 2016 at noong November 2017 ay inanunsyo na engaged na ang magkasintahan. Ito na nga mga tropa, ang kasalan ay ginanap sa St. George Chapel noong May 19, 2018. Naging masaya ang lahat sa kasalan. Number 3, Princess Eugenie. Si Princess Eugenie ay ipinanganak sa Portland Hospital noong March 1990. Siya ang ikalawang anak ng Duke and Duchess of York at pang-anim na apo ni Queen Elizabeth II at Prince Philip, Duke of Edinburgh. Noong January 22, 2018, ipinagbigay alam ng Duke of York's office na engaged na sila Princess Eugenie at Jack Brooks Bank, na isang British brand manager at brand ambassador. At sila ay ikinasal sa St. George Chapel noong October 12, 2018. Number 2, Princess Ayako. Si Princess Ayako ay ipinanganak sa Aiku noong September 15, 1990. Siya ay tumatayong member ng Imperial House of Japan at anak ni Norihito, Prince of Takamado, at Hisako, Princess of Takamado. Noong August 12, 2018, inanunsyo na engaged na sila Princess Ayako at Kei Moriya, na isang Japanese businessman. At sa pagsapit ng October 29, 2018, kinasal sila sa Meiji Shrine
Sa edad na 28, ang prinsesa ay tinanggalan o binawian ng karapatan na maging royal blood. Ngunit sa kabila nito ay nakatanggap si Ayako ng 107 million Japanese yen o 950,000 US dollar bilang allowance nilang mag-asawa. Noong November 17, 2019, ay binigyan sila ng isang lalaking anak. Number 1, Princess Beatrice. Si Princess Beatrice ay ipinanganak sa Portland Hospital noong August 18, 1988. Siya ang unang anak ng Duke and Duchess of York at panglimang apo ni Queen Elizabeth II at Prince Philip, Duke of Edinburgh. Noong March 2019, si Princess Beatrice ay umattend sa isang fundraising event sa National Portrait Gallery kung saan doon niya nakilala si Eduardo Mapili Mozzi na isang British property developer at siya ang founder and chief executive of Banda. Naging engaged sila sa Italy noong September 2019. Sa pagsapit naman ng May 29, 2020, naka-schedule silang ikasal sa Chapel Royal sa St. James Palace. Ngunit na-postpone ito dahil sa pandemic. Pero noong July 17, 2020, ginanap ang private wedding nila sa Royal Chapel of All Saints. Mga tropa, ngayon ay kilala nyo na ang limang royal blood na nagpakasal sa mga ordinaryong tao lamang o walang halong royal blood. Hinihikayat naman kita na panoorin mo pa ang ilan sa aking mga videos. At muli, ako po si Jan If TV. Maraming salamat po. Mga tropa, bago po ang ating pa-shoutout, gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na malapit na nga po pala ang aking birthday. Baka naman, di joke lamang po mga tropa. Kung gusto nyo pong magpa-shoutout sa ating channel, maaari po kayong mag-comment sa ating comment section para po sa ating susunod na content ay ma-shoutout po namin kayo. Shoutout po sa lahat ng ito at sa lahat po ng sumusuporta at susuporta pa lamang po sa ating channel. At binabati ko po kayong lahat ng isang masagana at manigong bagong taon.